Hi guys, it's me again, Jackie. So sa mga bago pa lang nakapanood ng aking mga video, ako po ay nagsishare ng aking mga experience bilang isang domestic helper o FW at ako ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isishare ko sa inyo for today's video guys para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. So, ang topic na isi-share ko sa inyo ay tungkol naman sa ating mga dokumento. Like, for example, yung ating mga passport, ikama, at marami pang iba. So, bakit kinukuha yun ng ating mga employer? So, bago ako magpatuloy, guys, so, kakain muna tayo. So, ito yung kanin ko. At ito naman yung ulam ko. So, dito ako sa kwarto kumakain, guys. Nagluluto ako sa kusina at dinadala ko dito sa kwarto. So, ito yung ulam ko. Kahapon pa to, guys. Ano lang to? Itlog, tsaka kunting gulay, kamatis at sibuyas, asin at paminta yung hinalo ko dito. Tapos, pinrito ko lang siya para magkaulam lang ako kasi yung mga amo ko, gabi kasi sila kumakain. So, kapag umaga, kailangan kong kumain ng kanin at kailangan kong mag-almusal talaga kasi marami tayong trabaho na ginagawa. So, hindi pwede sa akin yung tinapay lang. Yung amo ko kasing babae, mahilig sila sa tinapay. So, pagkagising nila, tinapay agad yung kinakain nila. Tsaka prutas, tapos na gabi na sila magtatanghalian. So, iba dito guys. Iba sa nakasanayan ko dati sa Bahrain ako, Qatar at sa Kuwait. Kasi doon, alas dos talaga ng hapon, kakain na ng tanghalian. Pero dito guys, gabi sila magtatanghalian. So, hindi ko na maantay na maglalan sila ng gabi. Kakain ako ng tanghalian ko din. So, hindi ko na maantay yun. So, nagluluto ako ng sarili ko guys. So, binilhan nila ako ng bigas. Sabi ng amo kong lalaki, para sa akin daw yun. At isang box na Indomie talaga guys ang binili sa akin. So first time ko rin na-experience na mabilhan ako ng Indomie na isang box talaga. So ang dami ko na sinabi guys, pagpasensyahan nyo na. Dahil sinishare ko lang sa inyo kung ano talaga yung sinasabi nilang buhay abroad. Kung maganda ba talaga dito. Kasi sabi nila, pag abroad ka daw, so maganda yung iniisip nila na ano mo dito, buhay mo dito sa abroad. Pero sa realidad guys, hindi talaga biro. Hindi talaga basta-basta ang pagiging isang OFW. So maraming mga dahilan kung bakit yung mga OFW ay nagsishare sila ng mga picture nila sa FB na nakasmile. Pero hindi nila alam yung totoong realidad, yung pinagdadaanan talaga namin. Kasi kami, hindi kami nagpapakita ng malungkot kami sa aming mga social media account dahil ayaw namin na mag-alala yung aming pamilya. So, isa yun sa mga dahilan. So, kailangan pag OFW ka, kailangan matuto ka talagang magsinungaling. Kahit hindi ka okay, sasabihin mo talagang okay ka. Kasi mag-alala yung pamilya mo. Hindi rin naman sila makakatulong sa problema mo dito sa ibang bansa. So lahat, sasarilinin mo talaga, sarili mo lang talaga yung kakampi mo. Ikaw talaga lahat gagawa ng paraan kung paano mo ma-solve yung problema mo. So ikaw talaga lahat, as in ikaw lang mag-isa. So ganito yung life dito guys sa abroad. So kain tayo guys. So kapag yung amo mo pa dito ay madamot sa pagkain, magtitiis ka rin sa pagkain. Minsan, bibigyan ka nila ng tira, ng pinakainan nila na karning manok, ibibigay pa sa'yo or kanin, kahit kinainan na nila, ibibigay sa'yo. Ganon dito guys, ang mga kasambahay, kailangan talaga magtiis at magsakripisyo para sa pangarap at sa pamilya. Kaya dapat pag andito ka na sa ibang bansa, kailangan mo rin talagang magtabi para sa sarili mo. Huwag ipadala lahat. Yun ang advice ko talaga.
Kasi ang trabaho natin dito, walang kasiguraduhan. Hindi natin alam, baka sa susunod na mga buwan, papauwiin na tayo ng biglaan, wala tayong pera. So, napakahirap mag-travel or uwi ka ng Pilipinas na kahit piso wala ka. So, kailangan magtabi talaga tayo, guys. Dahil ang pag-abroad or pagtatrabaho dito sa ibang bansa ay walang kasiguraduhan. So, yun lang, guys. Proceed na ako sa aking topic. So, kakain ako, guys, kasi mamaya mga 8:30, papasok na ako sa trabaho. So, maaga pa dito. So, kain muna ako. Habang kumakain, nagkukwento din ako sa inyo. So, ito yung realidad ng pagiging isang OFW. So, sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga first-timer, lahat kasi ng mga dokumento natin, yung dinadala natin sa airport, yung nakalagay sa envelope, pagdating natin dito sa bahay ng amo natin, yung passport, tsaka yung visa, ikama natin, sila kasi ang humahawak niyan. Kinukuha nila yan sa atin. Sa akin, pagdating ko dito sa Saudi, pagdating ko sa agency, sinundo ako ng amo ko doon at kinuha na niya yung passport ko doon sa agency. Siya na yung naghawak. Tapos, yung visa ko, kinuha rin niya dito pagdating ko dito sa bahay. Yung ikama ko rin, sila rin ang naghahawak. So, ganun sila, guys. Maniguro talaga sila. Alam niyo kung bakit? Kasi sa laki ng binayad nila sa agency. Kaya, maniniguro yung mga amo na kunin yung mga importanteng dokumento. Dahil marami na kasing mga nangyari na nag-run away yung isang kasambahay. Pag hawak mo kasi ang passport mo, pwede kang lumipat sa ibang employer. Pwede kang umalis dito sa amo mo at maghanap ng ibang employer. Pero yung mga dokumento mo kasi, nakapangalan sa amo mo yan. Kaya cargo ka niya at napakalaki ng binayad niya sa agency. Dahil parang binili na kasi tayo, guys, ng employer natin. So, sa pagkakaalam ko, dati nagbayad yung amo ko ng ilang libong real. So, sa Philippine money yon more than, siguro, umigit ko mo lang 200,000 yun. So, ganun yung pagkakaintindi ko. Kaya yung mga amo, naniniguro talaga sila. Sila yung humahawak. Kaya huwag na kayong magtaka. Kahit may batas pa na dapat tayo ang maghawak sa ating mga dokumento dahil sa atin yun, pagdating dito sa ibang bansa, hawak tayo sa leeg ng among natin. Sila pa rin yung masusunod. Sabi nga nila, yung nakasulat daw sa kontrata ay papel lang daw yun. So, oo, totoo talaga yun, sa papel lang talaga. Yun ang mga reason ng ibang amo. Papel lang daw yun, so pagdating mo dito sa bahay nila, sila talaga ang masusunod. Kung hindi ka nila bibigyan ng day off, kahit nakasulat sa kontrata, hindi talaga mabibigyan ka ng day off. Maliban na lang kung may mga amo na nakapag-aral na sa ibang bansa. For example, nakapag-aral sa Amerika, open-minded na sila. So, sinusunod nila yung kontrata, nagbibigay sila ng day off. Depende naman yun. Minsan, twice a month, nagbibigay sila sa kasambahay ng day off. Pero karamihan dito, lalo na pag dito sa Saudi Arabia, hindi talaga nasusunod ang nakasulat sa kontrata. Kaya sa first-timer, expect nyo na pagdating nyo dito, wala kayong day off at
magtatrabaho talaga kayo kahit Friday. So kahit Friday, puyat kayo niyan dahil ang karamihan dito, pag Huwebes at Biyernes, nagbabanding yan silang magpamilya. So expect nyo na na puyat every Thursday night and Friday night. So mayroon din na pag may alaga kang bata, lagi ka rin puyat dahil sinasama ka ng amo mo dahil may bata. Pag gala-gala kayo at mapupuyat ka din. So ganun kahirap ang buhay dito sa abroad, guys. Hindi ka gaya dyan sa Pilipinas na pag magtrabaho ka dyan, minimum talaga 8 hours. Tapos kung mag-OT ka, pabayaran ka na. Pero dito, depende sa amo. Yung sahod mo araw-araw, nakapix yun. Hindi na yun mag-increase kasi wala na silang ibibigay sa'yo na OT or kung ano pa mang mga benefits na kailangan nilang ibigay. Basta ang sahod mo, nakapix yun na every month, 1,500 riyal ang ibibigay nila sa'yo kapag dito ka magtatrabaho sa Saudi Arabia. Sa akin, binibigay nila, hinuhulog na nila yon, sinesend nila sa akin sa STC pay ko. Tapos yung STC pay ko, pag na-receive ko na yung sahod ko, ita-transfer ko na naman siya sa GCash. Tapos saka ko na isi-send sa Pilipinas. Hindi kagaya nung nasa Bahrain ako na cash yung binibigay sa akin ng amo kong babae at pumupunta ako sa remittance doon sa Lulu International. So nakikita niyo naman sa previous ko na video na in-upload ko na naghuhulog ako sa remittance sa Lulu International. So pumupunta ako sa Carrefour sa Bahrain ako. Pero dito, hindi na ako nakahawak ng cash. Nung una lang, binigyan ako ng cash dahil pumunta ako ng supermarket at binigyan ako ng cash ng amo ko. So, cash yung binayad ko doon. Pero ngayon, pwede na raw yung STC Pay. So, hinuhulog na yung sahod ko sa STC Pay at sinisend ko rin siya sa aking GCash. So, ganun ang pagpapadala ko ng sahod. GCash to GCash. Kasi hindi na ako magpapadala sa remittance dito. So, hindi na ako lalabas, hindi na ako pupunta sa remittance dito sa Saudi. So, sa GCash ko na lang siya pinapadala. So, ganun yung style ko sa pagpapadala ko ng aking pera, yung aking sahod sa Pilipinas, aking pamilya. So, may iba naman na cash din yung binibigay nila. Yung iba, STC Pay, yung iba, cash. Nakadepende talaga, guys, sa amo. Kaya sa mga first time, pag kayong magtaka kung bakit kinukuha ng amo natin yung ating ikama, passport, at yung ating visa. Dahil ayaw nila na mag-run away tayo at ayaw nila na dalhin natin yung passport natin. So, ayaw nila na hawakan natin yung passport natin kasi karamihan kasi ng mga kasambahay din tumatakas. So, marami na kasing mga kasambahay din na tumatakas at napakalaki ng binayad nila sa agency. Kaya naniniguro yung mga amo. So, yun yung explanation ko sa topic ko na kung bakit hinahawakan ng amo yung ating passport at mga dokumento natin, visa at ikama. So, naniniguro talaga sila na hindi tayo mag-run away. Kahit nga ako, kahit pag pumunta ako sa supermarket, sinasamahan talaga ako ng amo kong babae. Yung amo kong lalaki nagda-drive kasama ng mga anak nila. At yung amo kong babae, kahit saan ako pumunta sa supermarket, sinasamahan talaga ako, nakasunod yun sa akin. So, ganun yung na-experience ko dito, guys. So, ganun sila. Hindi naman natin kasi sila pwedeng sabihan na huwag nyo na akong sundan kasi gusto nila yun. So,
naniniguro talaga sila na hindi ako mag-run away. So, ganun yung na-experience ko dito, guys, sa ilang buwan kong pagtatrabaho. So, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko dito sa amo ko ngayon. So, may kaibahan talaga. Hindi talaga natin pwedeng i-compare yung previous natin na amo at saka yung kasalukuyan natin na amo. Hindi talaga natin sila pwedeng ikumpara kasi iba-iba talaga yung patakaran nila. At iba-iba talaga yung galit nila. So, ganun guys. Ang experience ko at ang isi-share ko sa inyo na topic. So, sa mga first time, huwag kayong magtaka. So, kapag dito kayo sa Saudi Arabia, wala talaga kayong day off. Sa amin, sinabi na sa amin ng staff ng agency nung nagpidus kami na huwag kayong mag-expect na masusunod yung day off. Kasi wala talagang day off pag sa Saudi Arabia kayo. Mahigpit kasi sila dito, guys. Mahigpit. Hindi kagaya sa Bahrain. Sa Bahrain, pwede akong makalabas. Dito, hindi. Hindi ako pwedeng lumabas. Lalabas lang ako pag magtapon ako ng basura. Pero pag lumabas ako, punta ako ng supermarket, sinasamahan talaga nila ako. Hindi ako pwedeng lumabas na ako lang mag-isa. So, ganun yung experience ko dito. May mga amo naman din na yung kasambahay, binibigyan talaga nila ng budget sa pagkain, binibigyan nila ng manok, binibigyan nila ng mga personal na gamit. May mga amo din ganyan. Nakadepende lang talaga sa amo, guys. Kaya ang pag-a-abroad, sabi ko nga, paswertihan lang yan at isang trabaho yan na walang kasiguraduhan. Kasi hindi mo pa talaga alam kung ano yung madatnan mo dito sa ibang bansa. So, ganun kahirap ang pagiging OFW. Sabi ko nga, sa pag-a-apply pa lang, mahirap na. At pagdating dito, mahirapan ka pa din. Magtitiis ka pa din ng 2 years. So, kailangan, diskartihan mo lang sa araw-araw mo. Kagaya sa akin, na di naman nila ako pinagbawalan na magluto kasi ayaw ko nga sa style din nila na sa gabi kakain. So, hindi ko kaya yun. So, nagluluto talaga ako sa umaga. So, hinahayaan naman nila ako. Kaya, dumidiskarte na lang ako kung ano yung pwedeng maulam. Kasi, bumibili sila ng manok kapag magluluto lang sila. Wala kasing stock ng manok, guys. Yung ibang mga amo, nag-i-stock sa freezer ng maraming manok. So, yun, pwede kang makadiskarte. Pero dito sa amo ko, tuwing luto nila kasi, saka pagbibili isang manok or yung breast, tag-iisang ano lang yun. So, yun yung lulutuin nila. So, wala silang stock. So, ang ginagawa ko, naglalaga ako minsan ng itlog, nagigisa ako ng patatas, at ito yung mga gulay, minimix ko siya, at nilalagyan ko siya ng harina, tsaka ipiprito ko siya para makakain lang talaga ako. So, yun yung diskarte ko dito, guys. Kaya bawal talaga mahina yung loob mo kapag mag-abroad ka. Kailangan talaga madiskarte ka. Ikaw lang ang magpo-provide, ikaw lang yung magdidiskarte sa pagkain mo dito. Sila, wala yan silang pakialam sa'yo. Basta ang sa kanila, magtrabaho ka lang. Yun lang yung ano nila. Kaya ikaw na lang talaga yung bahala sa sarili mo para hindi ka magutom, para hindi ka magkasakit. Kasi dito, mahirap magkasakit. Mahirap magtrabaho din na gutom ka. Wala kang lakas. Kaya hindi po pwede yung wala ka talagang kakainin. Hindi po pwede yung tinapay ka lang. Mabilis ka lang magutom kasi pag tinapay lang. Yung iba kasi dito, nasanay na rin. Magtitina lang sila at magtitinapay. Pero sa akin kasi, mas maganda kasi pagkanin yung kinain ko kasi matagal akong magutom. Pag tinapay kasi, mabilis lang akong magutom.
So, hindi po pwede sa akin yung walang kanin. Yun lang guys yung isi-share ko sa inyo for today's video. Yung konting experience ko at saka yung explanation ko kung bakit hinahawakan ng amo yung ating ikama, passport at visa. Para yun sa mga first time na hindi sila mabigla na bakit kinukuha ng amo. Samantalang may batas naman na dapat hawak yun ng mga OFW. So, dahil sa atin yung passport na yun. So, wala tayong magagawa dahil yun yung desisyon nila. Pag nasa bahay na nila tayo, hawak nila tayo sa liig. So, yun yung explanation ko sa aking topic for this video. Sana may natutunan kayo at nakakuha kayo ng idea sa aking mga experience. So, kung nagustuhan nyo mga ganitong topic, pakipress ang like. Mag-comment lang kayo below kung ano pa yung mga tanong nyo. At paki-share na rin para makatulong ako sa iba at paki-pindot na rin ang subscribe. At paki-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga videos. At God bless ating lahat.